28 days pa lang, tumitimbang na ng napakalaki naman. May feeds naman na 35 days pa lang, sakto pa lang yung timbang naman. So bakit kailangan natin isama yung quality of feeding natin o yung quality of the feeds natin? So kasi may stocks tayo, maganda yung stocks natin, maganda yung brooding natin. So ang tanong, maganda din ba yung feeds na gamit natin? And then, yung tinatanong lagi sa akin na encounter ko sa mga farmer ko, sir, ano po ba yung pinakamaganda na feeds na gagamitin? So kapag ganyan ang tanong nyo sa akin, ang sasagot ko lang din po dyan ay, ano ba yung pinakamagandang feeds na na-experience yung gamitin sa farm nyo? Bakit? Bilang technician po, hindi po ako pwedeng magbigay sa inyo na itong product namin, itong feeds na to gamitin nyo kasi ito yung feeds na pinakamaganda. Ano? So hindi pwede. Kapag ganun, naka-encounter ako ng ganun mga technician, sorry, hindi kita pakikinggan. Bakit? Lalo na kung ang technician na kaharap mo ay hindi naman taga dyan. Lalo na kung yung dala mo na feeds ay hindi naman talaga dyan sa area mo. Bakit? Tandaan po natin, ang bawat area po ay mayroong iba't ibang klima. Marahil yung feeds na dala ng technician na yan, o yung feeds na dala ko, is halimbawa ay from Baguio City. So ako naman is nandito sa Bicol area. So pupunta ako sa Bicol, ako yung naka-assign dito, and then magagalan ako, magsasabihin ko na napakaganda ng feeds na dala ko. So pag ganun sa farmer, kung ako yung farmer, hindi ko ganun agad-agad paniniwalaan. Bakit? Sabihin natin magandang maganda yung feeds na to dun sa Baguio. Pero pagdating sa Quezon o pagdating sa Bicol region, pwedeng hindi yan effective. Bakit? Meron kasi yung mga ginagamit, may mga ingredients yan. Malay mo yung ingredients pala niyan is active siya sa taglamig. So kaya siya maganda. Nag-experiment doon, sinubukan nila doon, maganda. Kasi yung mga ginagamit ng mga ingredients nito is active sa taglamig. So ay dito sa Bicol is mas mainit kaysa sa Baguio City na pinagmula ng kids na yan. So ibig sabihin, hindi ko effective. So hindi ko din naman sinasabi na hindi natin susubukan. Kasi sa pagpa-farm, hindi pwede tayo mag-stick tayo sa anong bagay na alam natin at anong bagay na nakasanayan natin. Kaya kailangan tayo testing. So halimbawa, meron kang 1,000 heads of chicken na inaalagaan. So kung gusto mo talagang subukan yung feeds na dala niya, o yung pakain, o yung vitamins na dala niya, is maghiwalay ka lang ng mga 100 heads. So yun yung i-testing mo. And then, kapag pangit yung resulta, di huwag mong ituloy. Pag maganda naman yung resulta, susaka. So bakit? Kasi iniiwasan natin, isipin natin, pera yan eh, pinag-usapan natin, negosyo yan. So sa pag-aalaga natin ng manok, nandiyan nakataya yung ating pera. May puhunan tayong binitawan dyan. So pag tinesting natin yan lahat, paano na yung pag-aalaga ng manok natin? Kung pangit pala yung resulta ng feeds na yan, so baka yun yung magkukost ng lugi sa atin. So ngayon, tuturo ko din sa inyo yung tamang pagpapakain ng manok. So sa pagpapakain ng manok, ayan. From day 1, ayan, day 1 to 14 days, is booster. Ano? So, 15 to 27 is starter, and then 28, so ayan, 28 to harvest is finisher. So ayan, hindi ibig sabihin yan na pagdating dito ng 14 days, so kinabukasan ay 15, pakakainin na natin sila ng starter. So may tinatawag tayong proper switching of feeding. So ano po yung proper switching of feeding? So ito po yun. So diba, ito 1 to 14 days is naka-booster po tayo. Pagdating po ng 15 to 27 is dapat is naka-starter na yung gamit natin. May switching po yung ginagawa para hindi po magkukost ng bulos ng manok o pagtatay. So magkukost po yun ng bansot. So kasi 14 days, sa 13 days pa lang po, maghahalo na po tayo ng 75% ng booster, and then 25% pa lang po
ng starter. Ano po? So, ibig sabihin, pagdating po ng 14, 50-50 na po yan sila. Yan po. So, 50, sorry. So, 50-50 na po yan. 50% po na booster, 50% po na starter. And then, pagdating po ng 15, day 15, ito na po yung 15, 75 na po siya ng starter, mababaliktad po, and then 25 po ng booster. So, ayan, pagdating pa po ng 16 days, saka pa lang po siya 100%. So, bakit po natin ginagawa yan? Para po maiwasan po yung pagbubulos ng manok natin. Kasi, ang sabi ng iba, hindi naman yan sir, hindi naman yan nakaka-epekto kasi kaya daw yan ginawang booster, starter, to finisher. Kasi, yung booster, pag nakita nga din naman natin, maliliit. Pero hindi po yun. Maliit man yan o malaki, ng nutrients na pangangailangan yan. Yan po yung ginagamit. So, pangalawa, sa pagpili po ng feeds na gagamitin natin sa pagpa-farm natin o sa pag-aalaga natin ng manok, is hindi pinakailangan natin yung pinakamaganda. Hindi natin pinakailangan na feeds na napaka-effective, napaka-taas ng FCR. Ang kailangan natin is yung tama lang. And then, dapat isaalang-alang natin sa pagpili ng feeds is yung laging available. Alam nyo, sa experience namin, sa experience ko, may feeds talaga na 28 days pa lang tumitimbang na ng napakalaki ng manok. May feeds naman na 35 days pa lang, sakto pa lang yung timbang ng manok. Pero minsan, dun sa isang location na kung saan ako naka-assign, merong ganong feeds pero mas pumili ako dun sa sakto lang. Bakit? Kasi yung feeds na napakaganda, napakabilis na magpalaki ng manok. Kaso ang nagiging problema namin, limited stocks lang siya. Pag naubos na yung stocks niya, kasi hindi siya available sa lahat ng agribet, sa lahat ng agri-store, wala na. So, kailangan pa din namin mag-switch dun sa ibang feeds. So, hindi natin kailangan ng napakaganda. No? So, ganun. Kinakailangan natin continuous para yung nutrients from day one na ipapakain natin, tsaka kasi halos magkakapare-parehas lang yan. May adjust lang yung cod protein yan. Pero yung mga materials yan is parehas. So, hindi na babago at hindi na nangibago yung mga manok natin. So, yun yung mga bagay. Yun yung bagay sa pag-aalaga at lalo na sa pagpili ng feeds. So, dapat aralin natin yan, kinakailangan alamin natin. So bago tayo magpuntat ng business, ikot muna tayo. Ano ba yung mga feeds na available dito? Ano ba yung feeds na meron dito sa farm store na to, na meron din dun sa farm store na pangalawa at sa pangatlo? Para halimbawa, bumili ka dun sa farm 1 at naubusan siya ng stocks, pwede kang pumunta dun sa farm 2, farm 3. So hindi ka naubusan, marami kang option.